Bakit nga ba inalis sa grupong death threat si Gloc-9? Itinapon nga ba sa basurahan ang kanyang demo tape? At ano ang meaning sa likod ng sikat na kantang ginawa niya gaya ng sirena, upuan at walang natira? Tara, alamin natin sa history. Mas magandang panoorin muna ang part 1 bago panoorin ang part 2 upang mas maintindihan mabuti ang kwento ng makulay na buhay ni Gloc-9. Bakit naalis sa death threat si Gloc-9? 1997, kinailangan ni Beware na umalis ng bansa, kaya lang may kontrata pa siya sa Viva Records. Nang sinabi naman niyang si Gloc-9 at Hijack ang magiging kapalit niya ay pumayag na din ang Viva, matapos magustuhan ng demo tape ng dalawa. Pagkatapos nito ay binuo ng duo ni Gloc-9 at Hijack ang ikatlong album ng Death Threat na pinamagatang Kings of the Underground. Tumanggap ang album na ito ng 4x Platinum Certificate Award kahit na walang mainstream promotion at tanging pagkalat nito ay ang mga nakikinig lamang sa kalye o sa masa. Sa parehong taon ay nag-release ng isa pang album si Gloc-9 at Hijack sa ilalim ng Viva Records bilang duo na hindi dinadala ang pangalan ng Death Threat. Ito ay ang Domination na nakakuha ng Certified Gold. Sumunod naman ang The Revelation noong 1998 na nakakuha ng Certified Platinum. Domination 2 noong 1999 na nakakuha ng Certified Gold. Nang lumaon ay pinaalis ang grupo si Gloc-9 sa hindi malinaw na dahilan at may tatlong version dyan. Ang version ni Beware. Bigla na lamang umulong na wala si Gloc-9 at sinabing siya ang nagpaalis kay Gloc-9 sa death threat. Ayon sa interview kay Beware ay okay pa sila pagbalik niya mula sa abroad. Ginawa pa nga nila ng magkasama ang Kickin' Lyrics. Di umuno ay may show pa sila with Francis M. Pero unti-unti na siyang nawawala to the point na mismong si Francis M. ay tinatanong si Beware kung bakit wala si Gloc-9. Hindi niya ito nasasagot dahil hindi daw nagpaparamdam si Gloc-9 at eventually umalis na pala siya. Sinabi ni Beware na hindi niya alam kung bakit sinasabi ni Gloc-9 na pinaalis siya nito gayong nasa abroad siya. Nabalitaan na lamang niya na nagsuntukan umano si Gloc-9 at Hijack. Sinabi ni Beware, yun yung mga panahon na wala naman ako kasi wala pang internet nun eh. Paano ko naman makokontrol yung mga boys kung mainit na sila sa isa't isa? Tsaka hindi ko alam kung anong issue. Basta ang alam ko lang, nag-away yung dalawang homeboys ko. Sinabi ko, okay, baka kaya kong ayusin yan. Minsan, naglo-long distance ako sa Pilipinas para makausap yung dalawa, pero meron na silang hidwaan. So, hindi ko na kaya ayusin yun. It's beyond my control. At pagbalik nga niya ay unti-unti na daw nalayo si Gloc-9 hanggang tuluyan nang mawala na lamang. Wala daw problema kay Beware kung may solo album si Gloc-9, pero ang ikinasasama ng kanyang loob ay ang bigla na lamang nawala si Gloc-9. Na parang tila wala na ang death threat sa buhay niya at iniiba ang kwento dahil siya daw ang nagpaalis kay Gloc-9. Nais lamang niyang linawin ni Gloc-9 na hindi siya ang nagpaalis dito dahil ang alam niya ay okay sila. Version ni Gloc-9. Ayon sa isang interview kay Gloc-9 na ipinost ni Markang Bungo noong Mayo 2020, ang nangyari ay dumating ang punto na hindi na tinatawagan si Gloc-9 sa mga gig. Nagkaroon ng isang beses na tumawag siya sa Viva at tinanong siya kung hindi ba siya kasama sa show. Sila ang front act noon sa mall show ni Regine Velasquez sa Robinson's Ermita Mall. Kaya mula binangonan ay agad pumunta sa Robinson's Ermita si Gloc-9 at pagdating niya ay kumakanta na si Regine. Kinausap niya si Hijack at tinanong kung bakit hindi siya tinatawagan. Nagkaroon sila ng pagtatalo at nagkaroon ng komosyon. Kaya pinalabas siya ng gwardiya sa mall. Sa panahong ito ay may ibang rappers nang isinasama si Hijack. Makalipas ang ilang araw ay pinupunta siya ni Hijack sa bahay nila. Ang akala niya ay aayusin nila ang sitwasyon at mag-uusap. Ngunit pagdating niya daw ay may mga ibang rappers din doon. At tanging sinabi lamang sa kanya ay, "Wala ka na sa group, tanggal ka na. Lahat ng mga gusto mong i-claim, di mo pwedeng i-claim." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap at sa sobrang gulat ni Gloc-9 ay naglakad siya mula sa bahay ni Hijack hanggang sa Zapote at hanggang sa Coastal. Iniisip kung ano ba ang nangyari at bakit siya pinaalis. Naglabas ng diss track para kay Hijack si Gloc-9 noong 2005 na pinamagatang Usap Tayo at ito ang nilalaman ng kanta. Yeah, this is the last song but definitely ain't my last. Come on Mike, let's go for a walk. Marahil hindi nyo alam kung ano ba talaga ang nangyari sa isang magkaibigan na nangarap humawak ng mikropono. Narito ang kwento. 76 taon na kilala ko siya noon. Halika tayo ay lumingon. Balikan ng nakaraan, ang sarado ay buksan. Makinang mong wakasan ang iyong sinimulan. Naaalala mo pa ba noong tayo ay pumirma?
tayo lamang dalawa ang laging magtutulungan. Ngunit bakit ka ganyan? Bakit mo tinumbasan ang pagkakaibigan na sa iyo isinukli dahil ba sa salapi? Maliit na halaga para sa nasimulan, ikaw ngayon ay nasaan? Ang buong akala mo nang tinapon mo ako, di mo maririnig ito. Sa dami ng hirap na aking kailangang daanan dahil sa iyong kagagawan ay kasalanan mo. Makalipas ang ilang taon ay ako naman ang di mo kayang tingnan dahil nalalaman mo na ang sinasabi ko ay siyang nangyari talaga at di mo kayang pagtakpan. Kahit sino paman at maging sino paman, sa akin ay iyong iharap ang sinasabi nila. Bakit hindi mo matanggap? Hindi ka talaga magaling, sagana ka lang sa play kapag ikay dumarating. At ang natitira ko na lamang gawin ay ang sinulid na nagdurugtong sa atin ay aking lalagutin. Bersyon ni Hijack. Nang umalis si Bieber ng bansa at pinayagan ng Viva na ipagpatuloy ni Hijack at Gloc-9 ang album ng Death Threat, ay napagkasundoan nilang pagpahingahin muna ang Death Threat dahil hindi kumpleto ang grupo. Kaya gumawa na lamang sila ng duo album at tinawag nila itong Kings of the Underground. Hanggang nasundan na ng Domination 1 at Domination 2, Eternal Bloodshed, kung saan sa kalagitnaan hindi na umuno nagparamdam si Gloc-9. Tampuhan lamang ang naging problema nila ni Gloc-9. Ang kanyang eksaktong sinabi ay, "Kung tutuusin, yung issue namin talaga kaya kami naghiwalay, tampuhan lang eh. Na ngayon, alam ko na iintindihan niya ngayon kasi mas bata siya sa akin eh. Nung time kasi na yun, mas pinili ko yung nakararami kaysa sa kanya. Ang akin lang, nabigyan ako ng chance na i-open yung pinto kaya ginrap ko. Ang huling sinabi ko sa kanya na hindi pwedeng tayo lang. Binigyan ako ng chance ng Viva mag-produce, i-share ko naman. Kaya nagkaroon ng Seymour, nagkaroon ng yung Revelation album, nagkaroon ng Renegade. Kanya itong isinisi sa age gap nila ni Gloc-9 at kagustuhan itong mag-solo. Kasi nung time na yon, di ko naman siya pwedeng sisihin na maintindihan niya ako noon kasi yun nga, yung age gap eh. That time kasi siguro, ang pag-iisip pa lang siguro niya noon is gusto kong mag-rap. Taong 2002 naman na maglabas ng diss track si Hijack na pinamagatang Ingrato at ito ang nilalaman ng kanta. Muli akong nagbabalik para tapusin ang katulad mong panis. Mabilis mag-rap, malala naman. Muli akong nagbabalik para tapusin ang katulad mong panis. Baduy ka na mag-rap, sobrang lala ka na. Huwag mong subukan ang di kaya, huwag mong angkinin ang di iyo. Pagkat balik nito ay karma, ilang ulit na bang binabatikos? Kaya't ngayon, ako ang sasakote. Bigla ang kilos, magdasal ka na, tawagin ang lahat ng santo. Sa kalagitnaan ng daan, manggagancho. Walang patawad sa tulad mo na ingrato. Solo artist. Ito naman ang kwento kung paano naging solo artist si Gloc-9. Matapos ang pagiging kagrupo ng Death Threat, at kaduo ni Hijack. Ayon sa kwento ni Gloc-9 sa interview niya kay Markang Bungo, nang bumalik si Beware ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon din sila ng hindi pagkakaintindihan ni Hijack. Ito din ang panahon na ginagawa ni Hijack ang album na Apocalypse, habang siya naman ay gumagawa ng kanyang demo tapes sa Las Piñas. At noong panahon na iyon ay mayroong VS-1680 si Beware sa studio. At kapag bakante ang studio ay dito siya nagre-record ng kanyang mga demo, kasama si J-Tech. May iba ding mga katropa silang nagawa ng demo nila doon. Nang mayroon na siyang demo tapes, siya ay naghunt na para sa mga label. At ang pinaka-close nilang napuntahan na interesado ay ang Star Records, around 1999. Marami siyang nakausap ngunit walang deal na na-close. Sa panahong ito ay nakakasama pa niya umano si Beware. May minsan pang mayroon silang pinuntahan sa Timog sa may Tomas Morato na isang talent manager. Ayon sa kanya, "May pinuntahan kami sa Timog ba? Tomas Morato na isang talent manager daw. Gusto kami i-meet. Si Ron, si Mike, ako. Tapos tinanong kami kung nag-daw ba kami. To cut the story short, pinaalis kami nung kumakain pa naman kami nung barbecue. To cut the story short, andon. Pinalabas kami. Siyempre, at that time, alam mo naman kung ano yung mga hobbies nila eh. So, yun. Di kami tinanggap ng talent manager daw. Lakad kami." Marami pa siyang nakausap. Ilang beses din siyang nag-follow up. Ngunit walang kasiguraduhan. Walang deal na naku-close. Dagdag pa niya na minsan pa ay aalis siyang gutom, uuwi ng gutom, at kung minsan ay kulang pa ang pamasahe. Ngunit aniya ay kapag binabalikan niya ang mga napagdaanan, ay naiisip niyang itong mga experience na ito ang nagpatibay sa kanya. Mula nang tanggalin si Gloc-9 sa Death Threat, ay isang taong nag-hunt si Gloc-9 ng label na kukuha sa kanya.
Ginagamit niya ang kanyang sweldo sa pambili ng mga demo tapes na puro gwardiya lamang halos ang kanyang nakakaharap. Dahil karamihang linyahan ng kanyang mga kamiting ay ipinaaabot o ipinaiiwan lamang sa guard ang kanyang demo tape. Ramdam ni Gloc-9 na hindi nakakarating sa mga record executive ang kanyang mga demo tape. Hanggang isang araw, nakuha ng isang executive ng ABS-CBN ang kanyang demo tape sa scrap box at pinakinggan. Nagustuhan ito at ipinahanap siya. Ngunit, lingid sa kanyang pagkakaalam ay 3 buwan na pala siyang pinapahanap nito at sinubukan ng ipakanta sa ibang mga artist ang kanyang kanta. Hanggang sa mahanap siya ni Christian Martinez ng Star Music. Ngunit, matagal-tagal pa ang proseso bago pa daw siya naka-record. Sa umpisa ay sumulat siya at gumawa ng kanta para maging soundtrack ng mga pelikula ng Star Cinema na Trip at Jologs. Taong 2002 ay sumali siya sa Himig Handog Love Songs, isang songwriting competition. Inilaban niya ang kantang pinamagatang Bakit na siya mismo ang nag-interpret kasama si Cookie Chua. Napasama ito sa finalist ngunit hindi nakakuha ng grand prize. Taong 2003, sa wakas ay nailabas na ni Gloc-9 ang kanyang debut album na pinamagatang G9. Sa taong 2005, inilabas niya ang kanyang pangalawang album na pinamagatang Ako Si. Kahulugan ng mga kanta, Sirena. Ang kantang ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa naobserbahan niya sa isang bakla noong siya ay bata pa. Anya, sa lugar po namin, may mga kaibigan po tayong mga bading. At nakikita ko habang ako ay lumalaki kapag umaga, nakikita ko dadaan sa harap ng bahay namin, naka miniskirt, full makeup, papasok sa parlor sa may kanto sa amin, umuuwi na yan hating gabi na. All for the main reason, para sa kanyang pamilya kasi siya lang ang nagtatrabaho para sa pamilya niya. Naisip ko parang ang bigat-bigat na pasanin no? Sa isang tao, eke bakla ka man, lalaki o babae, para pasanin yung responsibilidad na itaguyod yung pamilya mo, na wala kang katulong, karispe-respeto para sa akin. Yun din ang reason kung bakit isinulat ko ang kantang ito, dagdag pa niya. Upuan. Sinabi ni Gloc-9 sa isang interview na dahil sa kanyang mga nasaksihang paghihirap sa buhay na pinagdadaanan ng mga mahihirap. Gaya na lamang ng isang ina na dinala ang kanyang 10 taong gulang na anak sa emergency room. Hindi alintana na ito pala ay 1 taon nang nagdurusa sa sakit na TB. Hindi niya ito napapagamot dahil wala silang kakayanan na dalahin sa ospital para mapakonsulta o suportahan ang pangangailangang medikal nito. Namatay ang anak at ang nasaksihan niya ay 1 oras na pakikipag-usap ng isang ina sa kanyang namayapang anak habang ikinukumbinsi ang sarili na buhay pa ito. Napakabigat sa kalooban. Walang natira. Tinatalakay ng kantang ito ang kakulangan ng trabaho sa bansa na nagre-resulta sa pangingibang bansa ng ating mga kababayan. Tinatalakay din ito ang pakikibaka at hirap na nararanasan ng mga OFW sa ibang bansa. Sa 3 manonood ay iba-iba ang magiging interpretasyon nito sa gobyerno upang pagnilayan ang mga nangyayari sa bansa. Sa mga OFW naman na malamang sa malamang ay tatatak sa puso ang mensahe dahil makaka-relate sila dito. At sa mga hindi OFW na maaaring maisip na nakakatakot at mapanganib ang pag-aabroad o kaya naman ay direktang sa gobyerno ang patukoy nito. Ang layunin ng kantang ito ay upang ipaunawa kung gaano kahirap ang magtrabaho sa ibang bansa. Mula sa pag-iisip na iiwan mo ang iyong pamilya hanggang sa pag-iisip na maaari kang abusuhin ng pisikal o emosyonal habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Lalo na't ikaw ay mag-isa at walang agarang matatakbuhan. Isa itong paraan upang magpadala ng mensahe sa gobyerno ukol sa isyu ng kakulangan ng mga oportunidad sa trabaho sa ating bansa. Trivia. Siya ang nakadiscover kay Shanty Dope. Inilarawan siya ng King of Philippine Rap na si Francis M. bilang a blacksmith of words and letters and a true Filipino poet. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi nyo sa kwento ng buhay at mga pinagdaanan ni Gloc-9? I-comment lamang sa ibaba ang inyong opinion. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli!